doon naman ang produso yung ehem, anti-corruption movement. So along the way, great things happened. I got to know that Ateneo was the rival of Lasal, but only in Manila. So because in Davao, wala namang Lasal eh. Kapalapan. And then 10 years ako sa Davao, wala namang kalaban dun eh. Pagpunta sa, and then 5 years in Zamboanga, wala namang ding Lasal dun. So sabi ko nga, ilusyon pala itong labanan ng Ateneo at saka Lasal. It's propaganda blitz, di ba? Oh, anyway, kumikita naman sila dyan. Anyway, so ako naman ho, hindi ako nakapag-cheer eh. Kasi elementary ko, public, very, very small public school. Ang high school ko ay parochial school. Ang college ko, UST. So, pag naglalaban yung Lasal, tsaka Ateneo, anyway, makagalit kayo sa akin. great work of all Ateneans and scholarship, etc. I got to know the World Bank, Asian Development Bank, etc. And so in the past 3 decades, I felt I landed in the right place with the right people. And as an activist, academic, and artist, while living the life of the priesthood. And yet, sabi ko nga, and yet. Hindi naman ako masamang tao, pero and yet after 3 decades, you still have a lot of poor people. Alasal and Ateneo cater to the top maybe 0.5% or maybe the top 1% or less than 1%, the top 1% of the population. We hoping that they will change society, transform society. But galing ako sa martial law period, mga ganyan. So kaya ako nagpare para makatulong kahit konti. Hindi naman masama yung formation ko, nag-aaral naman, exposure naman. Hindi naman masama tao yung nakasama ko. Hindi naman masama yung kurso ko. Pero pagkatapos ng mahigit 30 taon, at hindi nag-iiba yung Gini coefficient. Tumaas lang income, GDP, pero ang inequality pareho lang. We are not making a dent. We're just maintaining the pride of our schools. We're just maintaining business. But we are not making a change. That's why people are clamoring, change, change, Bago, Bago. They're not making a dent. Nagpari ka pa, nagmadre ka pa, ako, tapos hindi naman nagbabago. So, the way we evangelize this country is a failure. What do you mean? Failure but from the eyes of the poor. We cannot go on business as usual. We cannot preach the gospel as it is being practiced. If I check our textbooks, our religious textbooks, are they good news to the poor? Is Ateneo, is Lasal good news to the poor? Maybe to some poor people. But overall, ganito pa rin karami. Actually, mas marami. At saka, what do you mean by poor? In this kind of statistical computation, $1 a day. But if you have $2 a day, you're still very poor, no? Hindi lang yung poverty, hunger. Kulang ng pagkain. Pero sabi, tumataas naman daw ang GDP. Mas malakas naman yung economy ng bansa. Kaya alam, hindi yata pantay. So the problem really is not the increase in economic transactions, but in the inequality. The inequality as per government statistics has remained constant the past 30 plus years since I entered the
the Society of Jesus. Kaya lang, parang itinatago eh. Kung titignan mo, geographic distribution. Now, I got this from the World Bank. Every dark spot would be a measure of economic transaction per square kilometer. And where is development? Did you know? Lahat na ng infrastructure. Alam nyo, dito sa Zamboanga Peninsula, last year lang nagkaroon ng National Bookstore. Last year lang. Dito sa Manila, hindi dito lahat yung National Bookstore outlets, di ba? Tinitatay yung building, mall na dito. Eh, last year lang nagkaroon dyan sa Zamboanga City, ng National Bookstore. Dahil pa sa KDC sila. So, look at that. Sabi nga naman, tagawin na lang, pagkapunta ko dito sa Manila, ang dami-dami tulay, wala namang ilog. Sa aming daming ilog, wala man lang kahit na hari. Di ba? Kalukoy sa mga mag-uuma. Di ba? Dala-dala na lang produkto, kamote, sayote, ang bibigat. Tapos, pinahin ng kalabaw. Nagugulog sa aming kalabaw. Kasi wala pang sana. Samantalang dito, kabi-kabi, ang dami-dami ng highway, superhighway. Dito sa Cebu, medyo okay pa. Pero dito, alam na, Caliendo sa Pardato, probably General Santos, the rest of the splash. E pa paano naman dito na tinatamaan lagi ng bagyo? Itong eastern coastline, andyan dyan yung bagyo, andyan dyan yung poverty, andyan dyan din yung mga rebelde. Diba? So, uneven. So, pagka ganyan, after 30 years na pumasok po, maganda naman intentions, pumatulong, pero I don't feel I really made a thing. And probably the church in general, all these Catholic institutions have not really made a thing. In terms of really changing the lives of the poorer population. I'm sure we have given scholarships to some deserving poor people, pero we have just made them like some of us. Naging kilit lang sila siguro. I'm sure marami tayong nagawa mabuti, pero overall, ang dami pa rin naiiwan. Kahit nga sa mga kurso eh, konting-konti yung environmentalist, agricultural economies, fisheries, ang dami-dami nating pag-isda, dagat, pero we don't encourage courses like fisheries. Diba? Puro. Doon pa lang, may problema na, diba? Sasabihin, ang galing-galing eskwelaan, mga graduate yan, talagang tanggap sa abroad. Dapat we should be building ships. We have a long tradition of building boats. We should be exporting ships. Boat builders, tayo. Or we should be inventing new products from seaweeds, etc. Anyway, bakit ko binabanggit ito? Ano yan eh? So, parang sinasabi ko lang, ganito yung sitwasyon, I'm personal reflection lang. Magpahari ako eh. Pumasok ako simbahan. Kaya lang, predominantly Catholic ito, why are we poor? I went to Japan for 2 months because I was invited to be a fellow in the Asia Leadership Fellow Program. And during that time, walo lang kami napili. During that time, I escaped a bit to talk to some of the lay missionaries in Japan. Sabi ko, kumusta naman kayo? Okay naman, Father, kaya lang. Mabigat yung tanong ng mga Hapon, sabi, do you want us to become Christians? Yes. Why? To make you, more generous, more happy, to save your souls. And sabi,
Well, what difference does it make? You know, we often go to your country. It's the most Christian country in the world, but it's also the most corrupt. And we see so many poor people. Whereas, we also see a few people with very, very luxurious and very, very expensive cars. So, sabi niya, ano ba to? Ibig sabihin, aktivista lang ito? Komunista ba ako? Marxista ba ako? Hindi niya eh. Merong problema. And then I realized, what's the difference? We are missing a very important part of our Christian mission. The social embodiment, the social implications of our commitment when we say, I believe in God. I believe the creator of heaven and earth. But the things that he created are to be shared by all. But that's not happening. Oh, no. When we say, I believe in God, the Father Almighty, creator of everything visible and invisible. But he did not just create these things. It is to be shared by all. That's not happening. Any social implication, when you say, I believe in God, the creator of this universe, and not just, he did not create this thing for a few Lasallians to enjoy, or few Athenians to enjoy. Hindi ganun eh. So meron pala may implications. Kaya lang, pati hindi ganun sinasabi. Hindi ganun tinutuwa. Mapapansin nyo, nagkukumpisal ang isang bata na nagsabi, nagtakaw po ako ng saging kasi nagutom ako. Pero yung nagnanakaw ng sagingan, ikta-ikta niya ang lupang ginagawang sagingan, hindi nangungus. So what do you do with that? Diba? Kasama ba sa checklist ng confession, yung land grabbing? Yung not paying sufficient wages to your workers? Hindi. Father, I forgot to say mass. Father, I was late in bringing the flowers to the altar. Diba? I mean, may problema. Ngayon, may kausap ko ilang mga pare, napansin din na, ewan ko lang sa inyo. Napansin nila, mayroong ano, mga bata, sabi, Father, I'm so angry at my teacher. I'm thinking of asking somebody to kill her. Meron na palang ganun consciousness, you can pay somebody to kill the other guy. Anyway. So there is something seriously missing. The way we live out, the way we teach, the way we share, the way we impart our faith. Oh. So medyo may kula. Ano nga yun? Ito yung topic natin. Social teaching. Okay? Are you still with me? Yes. Yes. So you know, may kula. At ako nga, sabi ko nga, seryoso naman ako, pero kulang siya. Kuminsan po, lalaban kami sa kurap. Dahil sa tinanggal, yung whistleblowers. Tapos ang kalaban namin, graduate ng Ateneo. I'm sure walang problema sa alumni ng Lasalle. Anyway, ano pa bang sabihan ng representative dito? UST. Diba? UST. Oh, UST ako ng college eh. Walang problema sa graduate ng UST. Anyway, so ito po yung ating pag-usapan na baka kailangan maipaalam sa mga tao. Huwag natin isikreto that the church has what you call social teachings. Mayroon. Kaya ako minsan nagagalit yung iba, itong mga pari na ito nakikialam sa politika. Ba't hindi nila sila magdasal? Diba? Pero meron eh. What is a Catholic social teaching? It's a clearly discernible body of official teachings on the social order. By the way, don't worry about
You can copy the whole. You can copy the whole slides. Don't worry. No problem. Okay. Please feel free to take downloads. So it's a clearly discernible body of official teachings on the social order in its economic and political and cultural and even ecological dimensions. Okay? Bagay na yun ang incarnation. It is about building a just society and living lives of holiness amidst the challenges of modern society. So, in other words, the first assertion here is that there is a body of teaching. And it is official teaching. Okay? It is official teaching. It is a balance between the dignity of the human person. It comes from scripture. Galing sa scripture. Mamaya papakita natin yun. Hindi ba si Jesus, nabuhay siya. Tapos nung namatay siya, nagbuo ng simbahan. Yung simbahan, gumawa ng mga dokumento. Merong scripture, merong tradition. Okay? So the Catholic social teaching is part of tradition, infused and enriched and sourced from scripture. But, although I will add something there now, Catholic social teaching is an essential part of the Catholic faith. And if I may add, it is also enriched by the secular disciplines, psychology, sociology, political science, environmental science, etc. Where it started? Ito mabilis lang. Yung nabanggit ko kanina ni Father, si Pope Leo the 13th, 1891. What was happening? What was happening during 1891? Kailan pa si Marxism? Si Syriza, kailan man nabuhay si Syriza? Namatay si Rizal 1898. Okay. So by that time, ando doon siya nag-aaral sa Roma, sa Europa, at ayaw ng mga Kastila na dumami pa yung mga katulad ni Rizal. Bakit? Kasi anong panahon na yan, yan yung umuusbong yung Marxism 1860s, di ba? Marxism, socialism, liberal democracy, liberal theories. Na ano laban sa mga monarkiya, laban sa mga papa. Kaya nagsisimula na yung social and political consciousness. Too few people control production. Concentrated wealth promotes greed, inhuman and unjust working conditions. Ito yung mga sitwasyon noong panahon na yun. At so far, ang maturo ng simbahan tungkol lang sa seven sacraments, ganyan, ano? Tapos give Bible. Serve the poor. So, ano nangyari? Naglabas si Pope Leon 13 ng Rerum Novarum. Ano ba ang ibig sabihin ng Rerum Novarum? Pero ano ibig sabihin ng Rerum? Re. Things. Novarum? New. So, new things. New things are happening. Because of the invention of machines, factories, steam engine, exploration of the different continents, etc., etc., industrialization, industrial revolution, maraming nangyayari. Noong ano kasi, nag-develop ang mga factories, at ang pangako ng industrialization, dahil sa pag-imbento natin ng mga factories, gagaan ang buhay ng tao. Para bang ang hirap maglaba? Invento tayo ng washing machine, libre na sa oras si misis para di ba? Pero ano nangyari? Ano nangyari? Pinalaki nila yung mga factory, ang mga tao, pinasok ng pinasok doon para na lang silang panggatong sa mga maginari. Tapos di oras ang trabaho. Ano nangyari? Yung mga malalaking lupa, nilagyan ng plantasyon, ng tubo, ng
asukal, tapos gumawa sila ng mga factory. Ang nangyari, ang mga tao, naging tornilyo na lang sa mga pabrika. Disahod na lang. Anyway, alam naman natin yan. So, ang nangyari, imbis na gumaan ang buhay ng mga tao, ang nangyari, lalong naghirap. Kasi yung tao, tiga-pasok na lang ng tornilyo, tiga-lagani, tiga-tahi, hindi na niya nakikita yung kahulugan ng pagtatrabaho niya. Katulad noon, magsasaka, siya ay magbubukal, siya ay magtatanim, siya ay maani, ang ganda-ganda ng paligid niya. Eh ngayon, hindi na, papasok siya sa pabrika, sinisita siya. Part of our experience as no, Jesuit novice was like that. Natatanggapan, pumasok sa pabrika. Oh, unang araw, sabi ng yung supervisora, na meron ano, baterya sa ulo. Curler. So, sabi, hali kayo, mga bago. Pag oras ng trabaho, trabaho! Walang kumakita ng oras ng trabaho, may nagkakantahan, nagdadaldalan, kumakain, umiihit. Sabi, kayo ba naman? Ababa ba ng pinag-aralan nyo? Kaya-kaya ko kayo tanggalin. Kaganin siya, oh. Sabi ko, kaya ako sa pelikula lang ito. Dahil teledrama, hindi. Nakapamayawak siyang ganyan. Tapos yung ano niya, sumusurot sa amin. Kayo pa? Mababa ng pinag-aralan nyo kasi nilagay ko ito na school graduate lang. Kaya-kaya ko kayo tanggalin. Kahit sino pa backer nyo. Ang tingin ko sa kanya, alam nyo, parang ganyan eh. Parang kumukulong kapiterang bubong. Takot rin. Pero sabi ko, ganun pala talaga. Meron pala talagang ganyan na bubulyaw. And I have plenty of experiences, no? Meron pala talagang nung nandiliit ko. Nagkatulisok pa. So meron pala talaga na ang tingin sa mga manggagawa ay mga tornilyo lang sa makina. At actually narinig ko rin yun. Kuminsan mga madre, pare, principal, you are just our employees. Ahem. Okay, kuminsan mga parish priest, ang tingin sa madre na katikista, they don't need salaries. It's their apostolate. Bakit yung pare, mayroon swelto, yung patikista madre, wala. Eh yung lay people. Kuminsan nga, hindi alam ng assistant parish priest kung magkano kinikita ng parokya. So meron pa rin ganyan mga pananaw. Oo. And noon pa yan, 1891, ha, sinasabi na ng Santo Papa na there is dignity in labor. That the laborer should have a share in the income, in the profit of the whole economic production. Hindi yung sweldo lang sa kanila, ang lahat ng kita sa may-ari. So, responses. Seek more equitable distribution of property and goods. Distinguish just ownership from just use. Require employers to pay wages adequate to support workers and their families. And challenge the rich to give to the poor. So, dyan simula yun. Sipin nyo, the first Catholic social encyclical was on labor. Pero naituturo ba yan? By the way, when I was in theology, ang ministry ko ay sa labor. I translated the encyclical by John Paul II called Laborem Exercens, ukol sa pagtatrabaho ng tao. This is the second edition already. We translated the whole encyclical into Tagalog, Filipino, and I advised another translation in Cebuano, but it's not published. And then, more than beyond that, we also produce a catechesis on church teaching on labor. So, there's a quotation from Laborem Exercens, and then a song, and then some facts. Ganun po. So, kailangan pala
matranslate, tapos makukuha yung mga importanteng quotes, tapos magagawa ng mga modules. Importante pala yan. Okay? Pero mahirap pong pag-usapan yan, kasi kung minsan, ay naku, Father, mahirap na. Baka yung mga teachers namin humingi ng malalaking sweldo. Mahirap. Totoo, yun naman. Mas malaki yung sweldo sa public school kaysa sa private school. Mahirap kasi, nakasalala lang sa teacher. Anyway, it's what, 10? 14? 15. Maybe we should have a break. So after this, we'll just go through quickly the background, historical development, 15 minutes, and then we go straight to the basic principles.